ka. Hey, what's up mga kapuparing bisya? Isang mapagpalang araw na po ulit sa ating lahat. And for today's video mga kapubre, alam naman natin at nakikita nyo na sa thumbnail na magmo-modify tayo ng ating motor. Few months ago, bumili ako ng aking motor na tawagin nating City Badger 125. Nilagyan ko siya ng sidecar para siyempre pang biyahe at ang pang service na lang din, personal service na private. Kasi pinagpahinga ko muna yung aking Honda Click 125i kasi alam ko na pagod na siya sa kakabiyahe. At ang nangyari mga kapubre, pagpunta ko ng kabangkalan, ang daming kapareho at alam nyo na siyempre tayo meron tayong gusto nating maging unique. At ako siyempre gusto ko kakaiba at napag-isipan ko na gawing cafe racer. At actually hindi ko alam kung alin yung kapareho kasi magkaiba kasi yung classic mga kapobre. Merong Brett style, merong cafe racer, scrambler, bobber, ayun. Kaya, yun ko pa, basta umorder na lang ako sa Shopee at ito ang nangyari. Galing ako ng biyahe nang dumating ang ating parcel mga kapobre. Alauna na ng hapon at medyo kinabahan ako kasi yun na nga, babasagin. Umorder nga pala ako ng round headlight na kulay yellow yung kanyang ilaw at yung flat handlebar at saka umorder na rin ako ng shock absorber yung rubber para siyempre magmukhang classic na classic talaga yung tignan. Unang-una sa lahat siyempre para hindi tayo mapalaki sa gastos research muna ako kung anong dapat bilhin at napatingin-tingin sa mga reviews kung dapat ba na sa shop na yan ako bibili. Siyempre para iwas tayo scam, di ba? Pagkatapos kong buksan at i-check kung may mga damage, dumiretso na ako sa isang shop, isang kaibigan, isang magaling na mekaniko from Barangay Tagukon. Alam nyo mga kapobre, hindi nyo lang naitatanong o hindi nyo lang alam, ako po ay isang mahilig sa mga classic or mahilig ako sa mga lumang gamit. Like, gustong gusto kong mag-collect ng mga CDs, mahilig akong bumili at mag-collect ng mga yung mga sombrero, yung round cap, snapback ng mga sombrero at iba pa. Siyempre bago ako pumasok sa ganitong hilig sa pagmomotor sa mga classic bikes, siyempre nag-research muna ako at tinignan ko muna kung ano yung dapat gawin, kung ano yung dapat bilhin, kung ano ba dapat niya ginagawa. Siyempre may mga nakita kasi ako sa YouTube na isang grupo international, The Distinguished Gentlemen's. Yun, napaganda at na-inlove ako sa kanilang concept kaya naisipan ko. Pero hindi ko naman talaga sinasabi na gusto ko talaga maging lumang tao. Siyempre mahilig pa rin naman ako sa mga bago. Pero siyempre gustong-gusto kong manatili pa rin yung pagiging class sa ating sarili, diba? At saka siyempre naman mga kapatid, sino ba namang lalaki yung hindi ang gusto ng ganitong concept? Napaka-astig kaya tignan at napaka-brusko pag makita ng ganitong mga motor. Napapa-hard turn ka talaga. Siyempre, maliban sa mga big bikes na mga R1, R2, ang classic bikes din ang isa sa mga nakakapag-kilig sa mga kalalakihan. Anyway, yung in-order kong headlight nga pala mga kapobre, akala ko plug and play na lang siya. May mga kunting in-adjust lang sa kanyang mga wirings. Yun. At napakalinis magtrabaho ni Kuya at ang dali naming natapos yung project namin. In-orderan ko na rin kasama yung headlight, yung kanyang parang cover. Parang kung sakaling may mga aksidente or mga magte-trip, siyempre para hindi madaling mabasag yung headlight, diba? Hindi ko na pakikialaman yung kanyang upuan kasi okay na ako sa kanyang upuan. Gusto ko lang kasi komportable. Ayoko rin naman mawala yung presence or essence ng pagiging tricycle, di ba? Tungkol naman sa kanyang front fender o kanyang tapaludo, siguro hindi ko napakakilaman, hindi ko natatabasan yung kanyang stock. Bagkus, siguro pagdating ng panahon, bibili na lang ako ng pang-class talaga, pang-classic talaga na
fender para siyempre kung sakali mang mawala na yung inyong hilig, pwede nyo pang ibalik yung mga stocks. At ang kanyang ulo ay siyempre itatago ko na. Itatago ko lang, hindi ko na lang muna ibibenta or ibibigay sa iba para kung sakali man pwede ko pang maibalik. So ayan, almost done. Kunting gearing na lang at tapos na ang ating project bike. Ayan, napaganda, napaka-astig tingnan. Any suggestion, pwede nyo po akong i-message or mag-comment sa comment down below para malaman naman natin kung ano yung mga suggestion nyo. Diba? So mga naka-classic bikes dyan, sana po makahingi po tayo ng mga suggestion para malaman naman natin kung ano yung mga dapat gawin or ano yung mga review nyo sa inyong mga classic bike. Disclaimer lang po, para lang po sa lahat, wala po akong tinabasan dyan, wala po akong pinutol or anuman, gusto ko lang na papugiin syempre. At para po sa mga nagbabalak ng classic bike, hindi ko naman po sinasabi niya gayahin nyo yung akin. Yung akin lang po is satisfaction. Siyempre, kung ikaw ay nagbabalak, hindi mo naman kailangan gumastos ng malaki para magka-classic bike ka. Siyempre, pwede mo gamitin yung mga lumang motor mo, or gusto mong sulit talaga yung motor, pwede kang bumili ng bago at gawin mong classic bikes. Siyempre, di ba? Alam naman natin sa panahon ngayon, yung mga motor na classic is nagmamahalan na. Kaya kung mas maganda na bumili ka na lang ng bago, tapos i-customize mo na lang. At yan na po ang ating modified na motor, pero walang tabas. Kung may mga katanungan, PM nyo po ako or comment kayo para malaman naman natin yung mga suggestion. Yan, napaka-astig tingnan. Ibang-iba talaga siya sa unan niyang look. Tingnan nyo naman kung gaano ka-astig. Medyo mapapasakit lang ng konti yung likod sa kakadaw. Pero tiis ganda kasi yun yung sabi natin. Kung gusto mong pugi tingnan, tiisin mo. Once again, I'm your pobring Bisaya. Ito po ang aking journey sa giging pag-modify ng ating motor sa classic bikes. At sana po suportahan nyo ko. For more videos like this, please don't forget to subscribe, like and share, and click the notification bell button para atindi ka sa aking mga susunod pang mga video. Ayan na po. Ride safe. Ciao!